Okay? What's up guys? This is your bro gang and today's video, i-review na po natin ang ating bagong Triumph Speed Triple 1200 RS. Let's go! Start na natin mag-review ng bagong Triumph natin. And syempre, big shoutout and big thanks sa ating SEC Moto Supply at sa lahat na sumusuporta sa atin, lalo na ang ating mga bro gang. Thank you mga bro at sa mga bagong viewers at bagong subscriber. Thank you so much. So, without further ado, let's review and syempre, ipapa-soundcheck natin to mga bro gang. Ang lupit. Alright mga bro gang, short review lang po ang aking i-explain ngayon. I know I'm not pro and sana maintindihan nyo. So, ang unang feature na nagustuhan ko nung nakuha ko po siya at nakita ko siya, grabe yung kulay niya, yung dark color niya at yung kanya naked bike. Sobra mga bro gang. Kasi yung last time na ni-review natin na naked bike, which is yung Legend, yung ating Ducati B4S Street Fighter, na si Legend, yung Ducati, yung kanyang flarings, meron po siyang flarings dito. So, dito sa ating Triumph, wala po siyang flarings at the same time wala rin po siyang wings. Kaya itong naked ay sobrang bold na bold. Alam nyo, ito yung chassis, oh. Ito po. Pero magaan pa rin siya i-compare sa mga ibang naked bike natin ngayon 2022 dahil nagtitimbang po siya ng 198 kg. At mas gagaan po siya pag pinalitan po ang kanyang stock exhaust pipe. Mas gagaan po siya, guys. Kaya nagustuhan ko rin po ito dahil sa kulay at looks niya. Tingnan nyo ito mga bro gang, yung mukha niya. Actually, nung nakita ko po siya at nung nagre-review rin po ako noon at ngayon, mukha po siyang tutubi. Pero matapang po siya. No, pag tinitigan nyo, medyo maangas and LED po siya mga bro gang. Ayun. Maganda pa rin siya. And kung napapansin nyo, wala na po siyang takip. I mean, nakalabas na talaga yung kanyang headlight. Wala pong takip. Not like our Legend. Meron po siyang takip sa ibabaw rin dito banda. Pero yung kanyang gauge niya, nakalabas rin. Same rin na ating Ducati. So yun yung isa sa unique na motor sa Triumph guys. So sa ibang motor, halos lahat ay may takip. Ito nasa labas po. So, meron po siyang sariling design at features ang Triumph. And ito mo mga mag bro, natuwa rin po ako dahil naka carbon fiber, glossy type. At meron pong screen na rin yung kanyang radiator. Tulad ng nilagay natin din sa ating motor. Maganda po. And kung napapansin nyo, may takip po dito sa gilid. At nasa labas po yung kanyang signal light. Nasa labas po yung signal light niya. And di ko alam ba't hindi rin po sila naglagay ng wings. Kasi siguro, di ba, kanya-kanyang style. Pero meron silang sariling style dahil, yun nga, Triumph. Guys, alam nyo ba, itong motor na to ay pwede rin sa endurance. Kasi ang laki ng kayang ikarga sa kanyang tanke. 15.5 liters. Grabe, ang dami. Ang laki ng may lalagay nyo, laki ng tanke. Isa sa nagustuhan ko po dito sa motor na to ay yung kanyang shock. Naka-all-in na po siya mga bro. So, front and back po siya mga bro. Pinakamagandang shock sa buong mundo. And ito rin po yung nakakabit sa ating Legend at si Siali, yung Ducati natin. At naka Brembo brake. Front and back rin po siya mga bro. Nandito na rin po. Naka Brembo rin po ang kanyang preno sa likod. Itong Triumph Naked Bike ay isa sa matuling ngayong taon dahil ang kanyang CC ay 1,160cc at ang kanyang horsepower ay 177 horsepower. Kaya isa rin po ito sa mabilis ngayon 2022 mga bro gang. Alam nyo mga bro gang, bago rin po ako bibili ng big bike o sasakay sa isang big bike, lagi kong chine-check una kung kaya ko pong siyang sakyan tulad ng seat height nito. Ang seat height na ito ay
humigit kumulang 830 mm. Buti na lang kapares rin siya ng ating legend. So yun yung standard seat height niya mga bro, 830 mm. Pero nang dahil sa adjustable all-in natin, pwede nyo po siyang ibaba para kung mas malit kayo sa akin, pwede nyo po ibaba. Or kung gusto nyong mas itaas, pwede nyo rin po siyang itaas. Isa sa malupit na features na itong Triumph ay yung kanyang keyless mga bro. Yung ating legend, well, hindi po siya keyless. Manual key po yung ginagamit natin. Pero ito po keyless. At sobrang dami rin ng pindutan niya mga bro gang. Ito po, tingnan niyo po. Yung iba po dito, hindi ko po maintindihan tulad nito. So hindi ko lang alam kung ano po ito, pero titingnan natin kung ano po yan. Alright mga bro, so syempre ipapakita ko po kung paano gamitin at paano pandarin ang ating Triumph sa mga bagong bibili, sa mga bagong nanonood, at sa mga hindi nakakalam. Medyo may tricky po siya mga bro. Alright, so lapit kayo mga bro. Una, bago nyo po i-start ang ating Triumph, kailangan nyo po pindutin po ito. And make sure na kulay green siya. So pag dininan nyo, mayroon din pong red. So pag red po, kailangan nyo po siyang gawing green. Ayan. Pag naging green na po, so pwede na po, yun yung signal na pwede na natin pandarin po yung motor. Pero bago natin pandarin, kailangan mailabas po natin yung ilaw nito. So una, pag naging green, pipindutin nyo na po ito. Sa baba po mga brogang ha, yung sa taas, off, and ito, on. Ayan. Ayan, alright. So lumabas na po yung kanyang features sa kanyang digital gauge. Okay? So, makikita nyo na po. Yan yung kanyang bagong features sa kanyang digital. So, nasa gitna lang po. And, syempre, bago nyo mapandar ito, dapat make sure na naka-neutral po tayo. So, ito po yun. So, pwede na natin siyang i-start. So, ready na rin kayo mga bro gang sa sound check. Alright, let's go. So, ito po yun. Bago lahat, kailangan nyo rin po i-clutch bago nyo po siya mapandar. Okay, clutch first. And then, pindutin nyo na ulit po yung baba. See? Ganun lang po siya kadali mga bro gang. At kung napapansin nyo po rin po, hindi po ganun malakas yung kanyang muffler dahil naka-stock pipe pa po tayo. Pero parang ang tunog niya ay inline four mga bro gang. At kaya rin po tinawag na speed triple ang ating Triumph dahil naka-3 cylinder po ang motor na to. Right mga bro? So napainit na rin po natin siya kanina, ay pwede na rin natin siya i-sound check. So tara, game. Grabe, ganda rin ng tunog mga bro. Tara, lapit kayo sa ano. Alright mga bro, mas nalakas po yung kanyang tunog pag pinalitan natin yung exhaust pipe. Pero I think maganda po siya pag napalitan ng bagong exhaust pipe mga bro. Matining rin po siya para naka inline 4 yung tunog. At mukhang mamawo yung tunog niya mga bro. Okay, so maganda. Yeah, napakalupit mga bro. So one more time. Okay mga bro. So ready na kayo mga bro, pwede na natin i-testing to. So yun yung pinaka exciting part para sa akin, yung sound check at pagtatakbo na tayo. Titesting lang natin konti mga bro gang.
sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa akin. And see you on my next vlog, mga bro gang. I hope you love the video. And yeah, don't forget to share, like, and subscribe to my channel. I love you. See you soon, mga bro gang. Thank you for all the support. Thank you, Lord. Thank you sa inyo lahat. I love you. Salamat sa bagong triumph.